Okay, mawawala ng pag-asa, guys. And kasabay nito, guys, parang kasabay ng pagkakawala nyo sa mga pagkakakulong sa mga problema nyo is mga bagong simula, no? No journey, no beginning. Ayan, no? Parang ano ka na, preso na nakalaya, di ba? Di ba yung preso? Di ba yung preso, ibig sabihin yung mga nakulong, di ba? Nakulong sa preso. Prisoner, yan. Prisoner. Di ba kapag nakalaya na sila, tapos na yung sintensya nila sa buhay, ibig sabihin yung sintensya, tapos na yung mga problema nila sa buhay. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is July 16 to 31, Kapalaran para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa monthly taroscope nyo for July. Baka nandun yung energy nyo guys. So ito yung first message sa inyo, we have resilience energy or message. Mayroon din tayong responsibility, mga kapiksi. And another one, guys, is wisdom. Okay, so napakaganda. These are all positive messages para sa inyo, guys. Resilience is pagbangon, guys, no? Ang pagbangon, pag-recover, mga kapiksi. Siyempre, sa buhay natin, may mga times na mag-fail tayo. May mga times na may mga pagsubok na dadating sa buhay natin. May mga challenges. May mga bagay na magpapadapa sa atin. Okay? And normal yon mga kapiksi. Kasi minsan parang pinaaalalahanan ka din ni universe, no, na maghinay-hinay ka sa buhay mo. And parang i-analyze mo yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo para matuto ka, para mag-gain ka ng wisdom. Life itself is a journey, mga kapiksi. And dun sa experience na yon, dun tayo matututo ng mga lessons, no? Para mas lalo tayo maging matapang, maging matatag, maging masikap sa buhay natin. So, ang importante guys is sa bawat pagkakadapa natin, sa mga bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin, is nakakabangon tayo, nakaka-recover tayo, and nag-gain din tayo ng wisdom and karunungan, mga kapiksi. So, ito yung mga blessings, no? Yung lahat ng lessons na natututunan natin dun sa mga experiences natin, yun ay mga blessings galing sa taas, mga kapiksi. Okay? Alright. And of course, we have responsibility, mga kapiksi. Sa buhay natin, tayo yung responsible sa buhay natin. Tayo yung accountable sa sarili nating buhay. Tayo lang yan, guys. Okay? Yung nangyayari sa ating physical reality, it's all because of us. Hindi yan dahil sa ibang tao. Pangit man or maganda man yung nangyayari sa buhay natin, wala tayong dapat na sinisisi na ibang tao, kundi sarili lang natin, mga kapiksi. Kasi sometimes may mga ibang tao na yung mentality nila, kundi dahil sa'yo, hindi sana ako magiging ganito, etc., etc., etc. Diba? Pero in the first place, kayo naman yung nag-decision nun. Diba? Kayo yung nag-desisyon na sumama sa kanila, kayo yung nag-desisyon na makisama sa kanila, kayo yung nag-desisyon na maging bahagi sila ng buhay nyo, di ba? So, dapat hindi nyo sinisisi sa ibang tao yung mga downfall nyo sa buhay. Okay? The same way na ayaw nyo rin naman i-credit sa ibang tao yung mga success nyo. Syempre, pag nagtagumpay kayo, sino yan? Kayo lang din yan, di ba? So, ganun lang mga kapiksi. Your life is your responsibility. So be accountable sa lahat ng mga decisions mo, 'di ba? Kailangan ikaw 'yan, okay? Alright. So comment down below guys if feeling niyo naka-resonate kay Jan Leo. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong July 16 to 31 guys. I-shuffle ko to habang sinashuffle ko to. Panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga.
dali. Mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong 500 pesos na discount until July 31. So yan yung promo natin, i-avail nyo guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So parehan mawala yung mga kabit-kabit ng jowa nyo guys, 30% discount until July 31. So i-avail nyo guys, sobrang ganda. Okay, so Leo guys, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread mga kapiksi. So ito yung negative and positive mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang medyo na stuck kayo sa buhay nyo. Parang merong isang toxic na sitwasyon or toxic na bagay or toxic na event sa buhay nyo na parang medyo na-stuck kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo, ganyan. Parang hindi kayo makawala, hindi kayo makalabas. Pero bibigyan kayo ng chance ni Universe ngayong season na to, Leo, para maisip yung mga tamang pamamaraan para maputol itong cycle na to mga kapiksi. Okay? So parang yung solusyon sa mga problema nyo, kung kayo man ay may mga problema na pinagdadaanan or na-stuck kayo sa isang problema mga kapiksi, parang bibigyan kayo ng solusyon ni Universe, no? Para makaalis kayo dyan sa sitwasyon na yan. So nakikita nyo itong sword na to, kung nakikita nyo itong image ng card, ito nakatali, no? Kung makikita nyo nakatali, parang ano, no? Parang ready. Nakatuwa itong uwak na to, parang ready na siya na kainin kayo ng buhay. Ibig sabihin nito, ito yung mga problema nyo, no? Parang yung mga problema nyo guys, handang-handa sila na kainin kayo ng buhay. Kainin kayo ng buhay, okay? Ibig sabihin, yung iba sa inyo pwedeng nalulunod kayo sa mga problema, mga kapiksi, because hinahayaan nyo na yung problema yung maghari sa buhay nyo. Okay? And parang yung iba sa inyo, you feel helpless, ayan, no? Parang feeling nyo wala kayong, parang ang laki-laki ng problema nyo, more than you, more than yourself. Parang yung buhay nyo, nagagets nyo ba ibig sabihin? Parang mas powerful yung problema sa inyo kaysa kayo, mas powerful din sa problema nyo. In life, dapat hindi ganun. Dapat ikaw yung in charge sa buhay mo. Dapat ikaw yung mas powerful sa kahit anong circumstances na nangyayari sa inyo. So, itong sword na to mga kapiksi, yan yung magiging liwanag mo. Parang ito yung puputol sa chain. Itong chain, itong bakal na to, para makalayas ka dyan sa mga problema mo. So, in short, guys, makaisip kayo ng mga pamamaraan because you're finding ways, no? Ibig sabihin talaga yung iba sa inyo naghahanap ng solusyon, naghahanap ng, imbis na malunod kayo sa mga problema, no? Yung iba sa inyo talaga naghahanap ng solusyon para masolusyonan yung mga problema. So let's say for example, ang problema nyo pera, wala kayong trabaho, pero naghahanap kayo ng solusyon kung paano magkapera. Pwedeng nagtitinda-tinda kayo ng mga kakanin or merienda, ganyan, in order for you to, alam nyo yun, para mabayaran yung mga utang nyo or magkaroon kayo ng extra income. Okay? So, and unti-unti guys, syempre ito, pagka, kung makikita nyo, masyadong mahigpit yung pagkakatali, masyadong maraming ano, tawag dito, yung kadena, diba? So, hindi naman yan mapuputol ng isang putulan yan. Syempre, it may take time, diba? Pero regardless, kahit gaano katagal, ang importante is, you're doing your best, mga kapiksi. So, gawin mo yung best mo para makawala ka dyan sa mga negative situation na yan, mga kapiksi. And eventually, guys, magiging successful din kayo because ito yung energy ng success, mga kapiksi. So, utay-utay lang, guys. Ibig sabihin, utay-utay, unti-unti. Kahit gaano kaliit, as long as may progress kayo, every single day, mga kapiksi, malaki yung contribution yan sa buhay nyo in the future. So, okay, mawawala ng pag-asa, guys. And kasabay nito, guys, parang kasabay ng pagkakawala nyo sa mga pagkakakulong sa mga problema nyo is mga bagong simula, no? No journey, no beginning. Ayan, no? Parang ano ka na, preso na nakalaya, diba? Diba yung preso? Diba yung preso, ibig sabihin yung mga nakulong, diba? Nakulong sa preso.
prisoner yan, prisoner. Di ba kapag nakalaya na sila, tapos na yung sentensya nila sa buhay, ibig sabihin yung sentensya, tapos na yung mga problema nila sa buhay, parang bagong laya sila sa kulungan, no? So mag-start kayo ng bagong simula, guys, and the universe will always lead you to your path, guys. Okay, so palagi lang kayo magdasal, palagi kayong humingi ng gabay, tulong at protection, mga kapiksi, para maging maganda yung simula nyo, yung simula nyo ulit, no? Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko nagsisimula ulit kayo. Focus on your healing, mga kapiksi, kasi hindi naman yan agad-agad. Sometimes kapag ka nagkaroon tayo ng problema, syempre may mga negative emotions na kaakibat yung mga problema, mga kapiksi. And you have to heal yourself from those negative emotions. Huwag nyong iwawala, huwag nyong aalisin, guys, yung value ng healing, kasi napakalaki ng nagagawa ng healing sa buhay natin para completely tayo maka-move on, mga kapiksi. So every single day you should focus on your healing, ibig sabihin kalma, diba, yung parang every day hanggang hindi ka naka-move on, focus on your healing, mga kapiksi. Okay, and kapag ka totally nag-heal ka na, and time heal all wounds, totoo yun, guys, mga kapiksi, kahit gaano kasakit yung sugat, lumilipas yan, guys, no? Lumilipas yung sakit niyan. Pero sometimes, nag-iwan yan ng peklat. Pero yung peklat, hindi na yung masakit. Pero meron pa rin siyang traces, no? Traces ng sugat mo. But ang importante is your healing, mga kapiksi. So, focus on your healing. Mag-focus kayo sa pagpapalakas nyo, mga kapiksi. For some of you guys, may mga mini manifestations kayo, no? Pag sinabing mini manifestation, pwede kayo maka-experience ng mga maliliit na bridge of incidents patungo sa iyong mga big successes, okay? So yung mga maliliit na big wins, no? Mga big maliliit small wins pala. Yung mga small wins mo, magko-contribute yan sa iyong big success. So it's very important, guys, na maging grateful kayo sa mga small wins nyo. Ibig sabihin, magpasalamat kayo. Kasi ayan, oh, these are manifestations, mini manifestations, guys. For some of you might be dealing with contracts, guys. Kung meron kayong mga kontrata na mina-manifest, no? Mga job offers, mga approval ng mga documents, loan. Guys, yung iba sa inyo parang may mga projects na mapupush kung kayo ay may mga project, kung kayo ay mga project based na mga type of employee or mga basta project based freelancers yan. Sa sales pwede rin. Ayan, no? Kung nasa sales kayo, guys, magiging productive kayo. As in, marami kayong orders, maraming papasok na orders sa inyo kung kayo ay mga negosyante. At saka parang marami din yung magbo-boom yung sales nyo, guys. And marami pang request na papasok sa inyo. Lalo na kung kayo ay mga online sellers, kahit hindi online sellers, mga kapiksi, kahit offline. Pero parang feeling ko ang daming order na pumapasok sa inyo, sa email nyo, yung email nyo, busy, yung messenger nyo, kung kayo ay nasa messaging app, ganyan, taking orders, ganyan, parang sobrang busy kayo, mga kapiksi. And parang yung iba sa inyo, inaabot na kayo ng gabi, sometimes, no, parang sa email, sa inbox natin. Minsan madaling araw na may mga nag-email pa, siguro mga OFW. So ganun din sa inyo, guys, yung tipong minsan out of office na gabi na mga 10, 11 ganyan or past midnight, may mga nag-i-email pa rin sa inyo, may mga nag-i-inquire pa rin sa inyo para sa mga orders, mga kapiksi. So magiging ganun kayo kaabala. Okay? And for some of you, parang yung iba sa inyo parang tawag dito, ini-enjoy nyo yung status nyo right now. Pero yung iba sa inyo, parang nag-iisip kayo ng next move para mag-upgrade yung buhay nyo. Pero hindi nyo pa alam, hindi pa kayo sigurado. Parang hindi pa kayo sigurado kung ano yung magiging next move nyo, mga kapiksi. Pero meron na kayong plano, okay? So kung hindi pa kayo sigurado, guys, that's okay. Take your time, huwag kayo magmadali. Ang importante is pag-isipan nyo munang mabuti lahat ng gagawin nyo bago kayo umaksyon para hindi kayo mapahamak. Alright?
So, yan yung mga messages para sa inyo guys. Comment down below. So, ito guys, i-mind-mind nyo to. Mind success, mind tagumpay, mind mga manifestations, mind kontrata, mind boost ng sales. Ito talaga boost ng sales yung nakikita ko sa mga sales agent, negosyante, sa mga freelancers, project-based. Talaga nararamdaman ko yung pag-boost ng sales nyo mga kapiksi. And ito mga small wins na to, mga manifestation, i-mind-mind nyo rin yan guys. Sa comment section. Lahat yan guys, deserve nyo. Okay? And bago tayo matapos guys, ipopromote ko muna yung bagong subliminal kasi super effective kaya hindi ako nahihiyang ipromote siya. Actually, lahat ng subliminals ko hindi ako nahihiyang ipromote kasi may effect talaga. Pantaboy ng malas, pang-akit ng swerte. Yung mga success stories guys, basahin nyo sa community tab kasi pinopost ko lahat doon ang nakikita ko. Ini-screenshot ko tapos pinopost ko doon. Pag meron ako ng kalimutan, pasensya na. Pero most, halos lahat nilalagay ko doon. Pakinggan nyo siya. Ito yung playlist guys, no? Makikita nyo dito yung subliminal. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.